hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Katatapos lang natin guys maglinis ng patubigan ng ating baboy. So eto, bisitahin natin guys itong ating mga biig. So pang 23 days na nila ngayon guys. At eto nga ang ating mommy pig. Nakikisaw-saw naman dun sa pagkain ng ating piglets. Eto guys, merong usap-usapan dito sa group ng ating mga backyard hog raiser na meron na naman daw ASF dito nga sa Calabanga. At dito nga guys sa Calabanga at Kamaligan. So ang implication niyan guys, medyo risky yan kasi guys, napakaraming biyahero na pumapasok dito nga sa aming lugar dito sa San Jose, lalo na kasi nga napakamura guys dito ng baboy. So kumpara sa Gowa guys, mas mataas ng 5 piso ang presyuhan sa Gowa kumpara dito sa amin. Ang presyuhan na dito guys is 145, sa Gowa 150. Ayan, per kilo. Eto, kung may papasok guys na mga biyahero, medyo risky yan kasi nga kung exposed guys yung mga biyahero kung saan saan. At syempre Calabanga, gateway yan. Yan yung pinakapintuan guys, papuntang Naga. Ayan, so napaka-risky yan guys kasi karamihan ng mga namimili dito, mga taga Naga. At syempre, tayong mga magbababoy, medyo alanganin yan para sa atin. Siyempre, dun sa mga katropa natin na maraming mga alaagang baboy, dapat siguro talaga magpairal ng medyo intense biosecurity kapag magbebenta tayo guys ng baboy. At ewan ko guys kung paano ba nakukuha itong ASF, kung hanggang saan. Pero sabi nila guys, ang virus daw hanggang 50 meters to 100 meters. Kapag may dumaang truck, maaaring liparin yung hangin. Hindi yan confirmed guys, pero yun yung sabi ng mga katropa natin. So dito guys, meron tayong mga piglets. Siyamto at kumakain na rin sila guys ng mga pagkain. At eto guys yung ating mommy pig naman. Ayan, so nagpapahinga. Nakakatakot yan guys kasi dito sa aming lugar halos sa monthly o every 2 weeks nagkakaroon guys ng checking ang Department of Agriculture sa iba't ibang babuyan. Kumukuha sila guys ng sample para masiguro na ligtas itong community. Siguro guys dapat na ulit magpairal yung mga checkpoint at syempre i-make sure lang na kumpleto ng mga permits at dumaan sa mga health, regular health protocol ng Department of Agriculture yung mga papasok na mga biyahero. Wag lang sana naman na yung permit dumadaan lang sa papeles at walang proper checking na nangyayari. Kasi guys, napakalaking risk nito guys. Kasi alam naman natin na hindi biro ang magpuhunan sa pag-aalaga ng baboy ngayong mga panahon na to. Kasi nga guys, kung mag-aalaga ka ngayon, halos gagastos ka guys ng libo-libo. Napakarami mo guys gagastos. Mahina na guys yung 7,000 para mapalaki mo guys yung mga patiner mo na baboy. So eto nga guys, may hinihintay pa tayo na pangbenta at meron pa rin dun sa kabila guys. So mamayang hapon natin na ibibenta to kasi mamayang hapon guys pipick upin. So nandun pa rin sa kabila guys yung iba sa kabilang kulungan. So nakakatakot yan guys na senaryo. At doon sa mga magbababoy na maraming alagang baboy, medyo risky yan. Pero sa isang banda, maaaring una sa first phase just in case na merong tumamanga na ASF sa lugar. So medyo maraming mga magbababoy ang malulugi kasi rush selling na sila guys. Ibig sabihin magbebenta sila ng maaga dahil sa sobrang takot at saka sa panic. Ibig sabihin maaaring bumaba ang presyuhan guys ng baboy. Pero in the long run, dahil nga sa mga ganyang scenario, kapag nagkataon guys is kukunti ang mag-aalaga. At kapag konti guys yung mag-aalaga, una sa isang banda maraming malulugi kasi magbebenta sila guys ng maaga at sa murang presyo. Bababa ang presyuhan guys ng baboy. At syempre kung sa lugar natin tinamaan guys o may case ng ASF,
sigurado mababa ang presyo pa ng baboy dyan. Kasi nga guys, hindi tatangkilikin yung mga karne na galing dyan sa lugar na yan, pero kahit alam naman natin na wala namang epekto kapag kinonsumo ng mga tao yung may ASF na... Ang maganda dyan guys is dapat siguraduhin natin na meron tayong mga biosecurity measures na pinapairal sa ating baboyan para at least hindi tayo guys maapektuhan. Una, wag muna tayo guys basta... Dapat i-implement natin ng mahigpit yung biosecurity sa ating baboyan. Kahit pa sabihin guys na backyard hog raiser lang tayo. Kasi kahit na backyard hog raiser tayo guys, ang ASF guys wala namang pinipili kung backyard ka o commercial hog raiser ka. Ang ASF kapag tumama, tatama at tatama talaga yan guys. Kaya importante guys na tayo sa sarili natin na baboyan is nagpapairal tayo guys ng mga measure. Huwag muna tayo guys magpapasok ng mga tao na galing sa labas. O kung magbibenta man tayo guys ng baboy, kung maaari na tayo na guys yung maghatid sa isang area para at least maiwasan yung mga virus na makapasok sa ating gulungan. Lalong-lalo na guys kung ang baboyan natin, marami tayo guys mga alagang baboy. Alam nyo naman guys na... Kayo na rin ang makakapaghusga niyan at makakapagsabi na hindi biro guys ang puhunan ninyo sa pag-aalaga guys ng baboy. At malaking puhunan ang pinakawalan dyan, lalong-lalo na guys kung partner ang pag-uusapan natin. Nakakalungkot lang isipin guys kasi nga may kaso na naman na ganyan. Yung mga katropa natin ng mga backyard hog raiser na create na nga ng mga iba't ibang hog racing group para at least matulungan nila ang isa't isa kahit nasa kabilang bayan para at least maiwasan nga yung mga bagay na katulad na ito. Pero alam naman natin na dito sa Bicol talagang sunod-sunod guys ang pasok ng mga bihero. Gustong-gusto nilang mamili dito kasi nga napakamura guys ng bentahan ng baboy. Sa katunayan nga, yung iba, yung mga nagbibenta ng piglets, nakita ko sa group, sa Kamsura Hog Racer Group, meron pa guys nagbibenta ng 3,000 pesos dyan sa may Tigaon at Sangay. Meron pang nagbibenta ng 3,300 pesos at normal na guys na bentahan yung 3,500. Kaya nga guys, yung iba nating mga katropa, talagang napapakoment sila. Sabi nila sa Rizal nga umaabot ng 5K. Ayun, sa ibang lugar umaabot ng 4-5. Dito sa atin talagang 3-5, yun na talaga guys yung normal. Mataas na guys yung 3-7 at 4K. So dun sa mga katropa natin guys, ingat-ingat tayo kasi medyo nasa risky na scenario yan. Alam naman natin na kahit pasabihin mong medyo malayo-layo ng konti, halos 2 oras o 2 oras at kalahati ang biyahe galing dyan sa ano na yan, sa zone na yan. Pero ang bilis ng pagkalat guys ng virus at talagang ano, lalo na yung mga biyahero kung saan-saan na guys napapapunta. At saka dito kasi sa aming lugar guys, napakaraming buyer na galing sa Naga. At kapag ganyan guys, ang Naga napakalapit lang guys sa area na yun. So maaari kapag hindi guys nag-ingat, may potential na maaaring pasukin din etong area dito sa district namin kapag nagkataon. Kaya nananawagan din tayo sa iba nating mga katropa na mag-create na kayo guys ng mga checkpoint sa inyong lugar. Mag-ano na kayo sa magpatulong kayo sa Department of Agriculture para at least medyo maiwasan natin yung potential o possible risk na pwede natin kaharapin sa bandang huli. Ayun. So tayo naman guys, talagang praying and hoping tayo. alam natin na tayong lahat ng mga magbababoy, hindi natin guys kakayanin ang dago ng ASF. Kasi alam naman natin, kahit nasabihin mo nga pwedeng magbigay ng tulong ang Department of Agriculture, napakatagal ng pag-aantay bago mo makuha yung tulong na kapalit doon sa nasalanta ng mga ASF na mga alaga. Just in case na magkaroon.
At alam naman natin, meron pang iba tayong mga katropa sa iba't ibang panig dito sa Pilipinas na nagsasabi yung iba nga hindi pa sila nakakapag-claim hanggang ngayon. So, na babalik tuloy sa isip ko guys yung sinapit ng mga katropa natin. Ayan, si Cabo Cala TV at si Tersagi. Ayan, so lahat naman tayo dito sa pagbababoyan magkakaibigan at tayo dito tulong-tulungan lang talaga at saka kung ano yung mga bagay na pwede natin guys may share, i-share natin para at least makatulong dun sa mga katropa natin na talagang ano, namupunan ng gusto. So ayaw nating mangyari sa kahit na kanino mga namumuhunan dahil tayong mga hog raiser guys, alam natin yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo ng kapwa natin guys sa grazer. At alam natin na kahit binabara tayo, out of fashion, out of pagmamahal dito sa industriya ng baboyan, is nagtutuloy-tuloy pa rin tayo. Pero wag lang sana guys na matuloy talaga yung pagkalat ng mga sakit na katulad ng ASF dahil alam naman natin na araw lang talaga ang tagal niyan guys. So, eto guys, masyado ng mga malilikot. Etong aking mga alagang piglets. Ayan, so ilang days na lang guys. At pwede nang butasin eto. At pwede na either magbenta tayo guys or i-keep natin for patiner. So, ngayong season kasi na to guys, medyo magiging busy tayo. At titingnan natin guys kung anong magiging final na decision natin dito. So, kakausapin rin natin yung nagbabantay sa atin dito sa baboyan natin na si Manoy Caritos para at least tingnan natin kung ano yung magiging sitwasyon natin. So, mamaya guys, hinihintay lang din natin mamaya hapon yung ating buyer dito sa ating baboyan at move on tayo sa next season natin dito sa pag-aalaga ng baboy. Happy lang tayo guys kasi nakikita natin na malulusog yung ating mga alagang baboy at mag-i-start na rin tayo guys mag-introduce ng mga booster shots ng iron at saka vitamin B complex para at least iwas bansot sa ating mga alaga. So happy rin tayo guys kasi nakikita natin guys yung ating mga magsasaka at least umarong na kahit papano halos dalawang araw na na magkasunod na dire-diretso yung araw. So etong mga magsasaka natin guys kapitbahay natin tatlong beses na silang nagpunla nagtanim dahil nga binaha ayan nalubog sa baha yung mga pananim nila kaya nabulok ayan. So kaya eto pasalamat sila guys at umaraw-araw na ng konti ayan. So eto talaga guys yung ano rin natin yung kinakaharap lalo na din dito sa baboyan akala nila basta ulan lang yan pero hindi nila alam hindi alam na guys ng marami na dito pala guys sa baboyan na katulad nito nakakabawas din pala ito na kapag na-stress pala yung baboy maaari guys mabawasan yung pagkain nila humina sila sa pagkain at syempre magre-resulta yan guys sa mababa na timbang at yung feeds conversion ratio guys medyo mababawasan. So, eto guys, happy tayo at feel blessed na lang at saka think positive na lang tayo lagi. So, share lang natin sa mga katropa natin lalong-lalo na dito sa Bicol region na konting ingat tayo guys. Ayan. So, dito ang banta ng ASF nandyan na yan at alam natin na merong talagang risk at hoping and praying tayo na huwag talagang mangyari yung mga bagay na malupit para sa mga katropa nating mga magbababoy at syempre sa atin na rin mga magbababoy at praying tayo sa industriya ng baboy na sana maging maganda talaga na ang presyuhan para at least makabawi-bawi dahil alam naman natin sa sobrang mahal guys ng feeds talagang ano halos quits lang o balikpuhunan libre na guys yung labor sakripisyo pawis ayan. So yun na guys, alam nyo naman yan mga katropa. So hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Paalam! So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabading Moko YouTube channel. Sama-sama tayo guys na matuto magnegosyo at syempre, sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Hanggang sa muli po, maraming salamat at paalam!